Guys, assalamualaikum and welcome back to Amer TV. So ngayong araw guys, is ituturo ko sa inyo kung paano magpa-register ng ating SIM sa Globe at saka sa TM. So tulad ng pangako ko sa inyo guys, gagawa ko ngayon ng actual video kung paano magpa-register sa TM at saka sa Globe. Okay, so first open natin yung Google Chrome. Ayan. Then search natin itong Register SIM Card Globe. Then sa baba mayroon tayong makikitang register your Globe SIM card. Then pindutin natin yan. Okay, so ito yung makikita natin guys. So check natin itong list of accepted IDs. Ayan. So ito yung tinatanggap nila ng mga valid IDs guys. Ayan. So more on government ID. So be sure guys na yung pangalan natin sa ID, yun yung malalagay natin dun sa details natin mamaya. Okay, so dito, pindutin natin itong register here. Dito sa gilid. Ayan. So, wait lang natin. So, ayan, nag-error siya, guys. Then, i-back lang natin. Then, pindutin natin itong register here. So, pag mag-error siya, guys, i-back lang natin. Or, i-refresh natin yung website nila. Okay, so, input natin yung number natin dito. Okay, so, sa pag-input ng number, guys, hindi na natin kailangan nilagay pa yung 0. So, direct na tayo sa 9. Ayan. Then register. So be sure na tama yung number na nalagay natin guys. Okay, so wait lang natin yung one time pin natin. So ayan. So 3 2 3 3 2 3, then 7 12. Okay, so ayan. Okay, so wait lang natin. Sinicheck nila yung details natin. Okay, so dito, makikita natin itong, first name natin, last name. So lahat ng may asterisk dyan guys, so ibig sabihin yan, mandatory. So kailangan natin lagyan ng details. So, yung mga walang asterisk guys, ibig sabihin yan, optional katulad ng middle name. So, pwede natin lagyan ng middle name, pwedeng hindi. Okay, so input natin yung pangalan natin. Ayan. Then, birthday. 09-16-1994. So, ayan, mail. Nationality, Philippines. Okay, so yung registration type. So, pwedeng kung tayo yung nagmamay-ari talaga. So, kung nasa legal age na tayo, so pwede natin pinutin itong owner. Pero pag parent guys, for example, kung may-ari ng SIM na yun is hindi pa siya nasa legal age. So, bababa siya sa 18 years old. So, ibig sabihin nun is dito tayo sa parent legal guardian. Ayan. So, yung authorized signatory or yung representative natin, so, pwede yun siya, guys. So, yun yung pipiliin natin. So, kung may representative tayo, so, yun yung pipiliin natin. So, sa aking side, so, owner ako. Ayan. Okay, so, yung unit number, so, sa amin, wala kaming unit number. So, NA lang yung ilagay natin. Then, Pusaka Street. Ayan. Then, Maguindanao. So sana mag-successful na itong transaction natin. Then hanapin natin dito, wait lang natin. So kailangan ma-select natin yung, okay, so wait lang. So, dapat meron ditong selections.
Ayan. So, meron na. Hanapin natin yung. So, in, pag hindi siya gagana, guys, pindutin natin ulit itong Maguindano, yung province, and then select natin ulit. So, lalabas yung city niya or yung municipality niya. Ayan. So, mamasap ano. Tapos, barangay. Then, Libutan. Ayan. Okay. So, check natin kung may kulang pa ba. As you can see, hindi natin mapindot itong next kasi hindi pa natin nalagay yung zip code. Ayan. 9608. Ayan. Then next natin. Okay, so verify your identity. So ilalagay natin yung valid ID natin dito, guys. Ayan. So ID type. So select natin kung anong ID yung gagamitin natin. So, sa akin is passport. Ayan. Tapos, kailangan natin enter yung passport number. So, makikita yung sa ating passport. Okay. So, be sure na tama, guys. Then, sa baba, i-upload natin yung ID natin, yung passport natin. Okay, so sa files tayo. So ayan, sa taas. Okay, so next na i-upload natin is yung selfie natin. So kailangan nakaharap tayo sa camera, guys. Upload natin. So, yan yung selfie natin. So, ayan. Uploading na, guys. So, wait lang natin. So, sana hindi na siya mag-error. Okay, so ayan, i-re-upload natin ulit. So wait lang natin yung ID natin kasi na-upload pa. So maselan talaga itong system ng Globe. So kailangan talaga maging matyaga tayo. So ayun, na-upload na yung passport natin. I-re-upload natin ulit yung selfie natin. Ayan. Okay. Then select natin. So ayaw. Next lang natin. Okay. So, pag na-re-upload natin, i-next lang natin, guys. So, agree lang tayo dito. Check natin yung box. Then, submit. Okay, so submit natin ulit. Okay, so ayan na, registration complete. Wait lang natin yung reference number. Okay, so refresh natin. So, ayan. So, screenshot lang natin, guys. So, yan na yung reference number natin.
So save natin sa cellphone kasi ayan yung magpapatunay na naka-register na tayo. Okay, so kung gusto natin mag-register ulit ng ibang number, so pwede yun. Click lang natin itong register another number. So ayan. So kung gusto natin bumalik dun sa home, so pindutin natin itong go to home. Okay, so ganun lang kasimple guys. So medyo matagal-tagal din kasi nag-a-error yung system nila. So ang gawin lang natin is try lang natin guys. So kailangan talaga maging patience tayo. So again, thanks for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel and wassalam.